Isa po mensahe ang ipinapagod ng ating kagalang-galang na Senador ng Republika ng Pilipinas at siya ang kasalukuyang Chairman ng Committee on Higher Technical Vocational Education, Senador Francis Escudero, para sa lahat ng mga magsisitapos sa taong panuluhan 2022-2023. Narito po ang kanyang mensahe. Kaya yung simulan po aking talumpaki sa pag-aaral ng katagalan ni Jose Rizal. Sa pinakaunang talata ng pinakahuling tula ng kanilang ginawa na may pamagat na iyon mo Diyos, sinabi niya sa bigatas nila ang mga sumusunod na salita. Adios, pati de adoración del sol querida, pero de Mario Vente, nuestro perdido Eden. Ginamit ko binamaliwa ang kataga na sinulat ni Gato Cerezal dahil sa huling minya ng unang talata ng kanilang tulang iyon mo Diyos, na nuestro perdido Eden. Sa wikang Ingles, Paradise Lost, ang sarili natin, paradisong pinabayaan. Bakit nga ba? Mahigit isang daan taon na lumilipas o namin sinulat niya yan, tila totoo pa rin ang mga katagalian. Mayaman ang Pilipinas, masipag ang mga tao, ang likas na yaman ay hindi pwedeng tawagan. Subalit bakit nagana pa rin at lubog pa rin sa kahirapan ang marami sa ating mga kababayan? Bakit tila paradisong pinabayaan ang ating bansa? Ang kasagutan para sa akin, ay matatagpuan sa kabaligtaran ng sinulat ni Rizal. Sa kanyang tulang Aventud Filipina, sinabi niya na ang kabataan daw ay pag-asa ng bayan. Pero para sa akin, hindi na angkop na babae at napapanood ang mga salitang yan. Hindi na lamang dapat nating ituring pag-asa ang kabataan Filipino. Sulili natin pa sa matalan ang salitang pag-asa. Ang salitang pag-asa ay tumutukoy sa tao humuhugin pa lamang. Ang salitang pag-asa tumutukoy sa lugar na mararating pa lamang at panahon na darating pa lamang. Para sa akin, ang dapat na maging bagong prinsipyo, sigaw at pananindigan ng kabataan Pilipino ay ito. Ang kabataan ay hindi lamang pag-asa ng bayan. Ang kabataan dapat maasahan na ng bayan. Ngayon, dito at kayo mismo. Hindi nyo kailangan hintayin na kayo magtapos, tumanda, magkatrabaho, yumaman, magkapamilya o magkaroon ng mahabang karanasan. Ngayon, dito at kayo mismo, pwede na tumalo at tumilos para sa ating inabayan. Isang Marshal na Martyr sa nalang dito sa Argento, ang minsan niyang tanong sa kanyang mga kaimunasyon ng panahon ng Martial Law, ang sabi niya, kung hindi ako sino, kung hindi dito sa Pilipinas, ang dapat na maging tugon ng kabataan Pilipino sa ngayon ay, kami ngayon at dito, gagalaw, kikilos, tutulong para sa pagtangat ng ating bansa. Kinaharap natin ang isang pandemya sa loob ng 2 taon. Marami tayong hamon na kinailangan malampasan sa nagdaan ng 2 taon na nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Tama naman na hinubog kayong lahat sa panahon ng pandemya, sa panahon ng mga hamon na mabibigat, upang mapagsanay kayong bumangon doon na lalaba, upang mapagsanay kayong gumawa ng kabutihan at tulong sa ating kapwa sa kabila ng kagipitan at paghihirap dulot ng pandemya ito. Ang karanasan ito ay huling nangyari ng isang taon na lumilipas. Marapat na dapat pagpulutan at punan natin ang aral ang mga nagdaan 2 taon upang sa gayon, kung kakaharapin man natin muli ng mga hamon ng pagsubok na ito, mas handa tayo at mas kaya natin. Sa mahigit 115 milyong Pilipino ngayon, kalahati ay nabibigan sa nakababatang generasyon sa edad na 18 taon gulang pababa. Kung hahayaan na lamang natin ang nagkataong pinanganak sa atin at una sa mundo na bumalaw kung minus ang pagtrabaho para sa ating bansa, ibig sabihin mas kukunting Pilipino ang gumagalaw para sa ating inyong bayan. Subalit kung bawat Pilipino lamang sana pataman o tanda, kung bawat Pilipino lamang sana nakapag-aaral man o hindi, matalino man o hindi, mayaman man o mahirap, babae man o lalaki, ay gagalaw at ikilos ng sabay-sabay, walang dahilan para hindi natin malampasan gaano magkabigat ang hamon at pagsubok na ibinabato sa atin ng tanhala ngayon o sa darating mga panahon. Hayaan ito po siya aking naging mensahe sa pamamagitan ng pagbahagi na isang maigling dasal ng parangay na itulong sa akin mula na ako din ang tapos noong taong 1993 sa College of Law sa UP. Marahil po alam niyo ang dasal na ito. Sana pagpapahin niyo ang aking pagsasabi pang muli.
ang tawag dito ay prayer for peace of mind. The prayer goes something like this. Lord, grant me the serenity to accept the patience the things that I cannot change. Grant me the courage to change the things that I can. And most importantly, grant me the wisdom to know the difference. Sa pag-iisip ko ng umaga, sinasabit ko ang may kilid sa mga mula nung ako'y nagtapos noong taong 1993. Hinihiling ko sa Panginoon na bigyan sana ng kapayapaan sa pag-iisip na matanggap at nagkapin ang mga hindi ko kaya na baguhin sa buhay na ito. Kasabay niya, hinihiling ko sa kanya na sana bigyan naman ang lakas na baguhin ang daya at dapat kong baguhin sa sa buhay na ito. At higit sa lahat, hinihiling at humihiling ako ng pag-unawa na makita ang pagkakaiba ng dalawang yan. Naway sa bawat hamon at pagsubok na aking darapin, magtagumpay man ako mabigo, parati ako mabibigyan ng lakas na muling tumayo at bumaon para harapin ang iba pang darating na pagsubok sa aking buhay. Sa muli, binabati ko lahat ng ating mga nagsipagtapos at pinapasalamatan ko rin ang inyong mga guro at lahat ng administrative personnel sa kanilang kasipagan, sa kanilang pagtutok, at sa kanilang pag-asikaso hanggang marating ninyo ang inyong kinakalagyan niyo sa inyong pagtatapos. Nais ko rin parating ang taus-puso ko sa salamat sa inyong mga pamilya at para sa buhay na inaakay kayo hanggang marating ninyo ang panahon ito. Saan man kayo matagpuan makalipas sa ilang buwan na taon, sa loob ba o sa labas ng bansa, sana kailanman, hindi niyo makaligtan ang inyong kalawigan, hindi niyo makaligtan ang inyong bansa na siyang pinanggalingan ng anumang dunong, talento at galing na meron kayo ngayon at magkakaroon pa sa inaharap. Sa muli, nagiging ang aking pakikisa at pagbati. Congratulations sa lahat ng ating graduates. Congratulations din sa lahat ng inyong mga teachers. Kahit sa inyo po, kaugnay ng mga talumpay na mararating ninyo sa ngalan ng Sambayang Pilipino at sa ngalan ng ating bansang Pilipinas. Magandang araw po sa inyo lahat. Congratulations at mag-iingat po sana ang bawat isa sa inyo.